Kamusta po? Dr. Willie Ong po to. Mahalaga po topic natin, radiation emergency preparedness. Ito po, pang nuclear radiation, matagal ko na to tinuturo, 2017. Tulad na sinabi ko, maraming pagkakataon posible itong mangyari. Lalo na ngayon, may away ang Russia and Ukraine at marami ng girian na nagsasabi na baka gumamit sila ng nuclear weapon. Tunay man, hindi man tunay, hindi natin masabi kasi ito na yung mga binibigkas nila. Ang Pilipinas po, hinding-hindi po tayo ready sa nuclear radiation emergency. Para sa akin, wala talagang preparation. Delikado po to, milyong Pilipino ang pwedeng mamatay dahil hindi tayo handa. Ang ibang bansa, as usual, handa na. Ang nuclear radiation, pwedeng ganito po kung nag-aaway mga bansa. Pwedeng medical, pwedeng mga chemical, or mga biohazard. Meron din mga nuclear power plants eh. Pwede rin dahil katulad nung nangyari sa Fukushima, merong doon sa Chernobyl, di ba? Nagkaroon ng aksidente, kaya meron din nuclear fallout. At yung nuclear fallout sa Fukushima at ibang lugar, napupunta sa pagkain, napupunta sa hangin, at pwede maka-apekto sa kalusugan natin. Katulad nung nangyari, pakita natin yung balita, di ba? Ang Russia, kinuha niya ang Chernobyl power plant ng Ukraine. Delikado po yan. Hindi natin alam kung anong gagawin. Diba? Magli-leak ba? Ano mangyayari? Kasi oras na mag-leak yan, apekto ang pagkain dito, apekto ang buong mundo. Ganito po nangyayari kasi sa nuclear power plant eh. Kung ito nuclear power plant, oras na magkaroon ng aksidente, human error, pwede umakyat yung radiation, you know, radioactive materials, pupunta sa ulap, uulan, mapupunta sa pagkain ng mga hayop at ng mga halaman. So pag kinain natin to, apektado tayo, masama. May iba nang kaka-cancer, may iba nang kakasakit. Minsan naman, pwede yung mga chemical na radioactive chemicals na nilulubog sa ilalim ng lupa, di ba? Pwede mag-sip, pwede rin kumalat sa tubig, sa halaman at sa pagkain. Tinetest po yan eh. Kaya nga po, sa ibang bansa, tinetest nila yung hangin, yung tubig, yung lupa para sa radioactive materials. Ano pag ginawa ni Russia's Putin? Sabi niya, posible siya gumamit ng nuclear weapons pag inaapi daw sila. Ano nangyari sa Europe? Sa Europe, nagpanic buying na sila ng potassium iodide. Wala pa tayong potassium iodide. Ito kasi yung lunas pag nagkaroon ng nuclear attack. Yan, oh. Panic buying na sila. Oh. So, pwedeng nuclear power plant, pwedeng nuclear explosion, hindi mo kasi masabi. Ito yung mabilis na paraan nila para manalo. At maraming sintomas pwede mangyari. Nakita na to sa kasaysayan. Nung World War II, ganito nangyari, grabe yung epekto. Kakaroon na abnormal na baby, kung buntis, marami na mamatay agad, nagsusuka, lalo na kung malapit ka doon sa impact. Pakita natin ito, Doc Lisa, focus mo. Ito yung mga epekto sa katawan. Nasisira yung thyroid gland. Pag naka-absorb ng radioactive iodine, actually, ginagamit ito sa gamutan kung hyperthyroid ka, pero normal ka, ma-expose ka, masisira ang thyroid mo. Di ba? Pwede baga, pati yung dugo, babagsak ang dugo, parang magiging ano to, eh, parang leukemia siya. Pati tiyan, magsusuka, internal bleeding, duduguin din ng malaking bituka, pati bone marrow, maubos yung dugo natin dyan. Tingnan natin ito, Doc Lisa, focus mo. Ito yung lakas ng impact eh. Ito talagang malakas na impact pula. 8 to 10 sieverts. Sobra lakas. 1 to 2 sieverts. Malakas na rin. Malakas na rin to. Yan, oh. Pag ganito kalakas yung impact na malapit ka doon sa nuclear explosion, 10 minutes pa lang magsusuka ka na. Magtatai ka na. Sasakit na ulo mo na mabilis. So, oras na mabilis ka magsuka in 10 minutes, ibig sabihin, ang lakas nung tumama, ang lapit mo. Eko to, 6 hours ka bago ka nagsuka.
1 to 2, malakas pa rin to. Ano mangyayari kung ganito kalakas yung nuclear explosion? Depende yan sa lapit eh. Ano mangyayari? Pakita mo to, Doc Lisa. To table. Focus mo to. Ang mangyayari dito, ayun o, pakita natin itong table o. 8 to 30 sieverts o, 100% patay yung tao. May gamutan, blue. Walang gamutan, parehong patay. Sa 6 to 8 sieverts, pag may gamutan, 50% ang mamamatay, 50% buhay. Pag walang gamutan, 100% patay din. So pag ganito ka bumaba konti, may pag-asa ka pa mabuhay. Kung ready ang mga ospital, ready yung medical care. Kung mas mababa, 5 to 50%. Yan. Yan ang mas malaking chance na mabuhay, nabawasan mo yung death. At kung 1 to 2, mas bumaba. Pero mataas pa rin to, 5% ang namamatay. Okay, ganyan po kalala ang pwede mangyari. Oras na magkagera. Ayaw natin mangyari, pero ang dami ng girian sa buong mundo. Tapos alam din natin, ang US kasi, sinabi na nila, magpapadala sila ng mga nuclear arms. Diba? Nuclear missiles, magpapadala sila sa Japan. So, ba't nila ginagawa to? Na pag nag-away sila, lahat naman tayo patay dito. Ba't nila ginagawa? Kasi ayaw nila magpatalo eh. Oras na umatras yung isang bansa, eh lalong sasakop at sasakop yung Russia. So away nila to. Para tong Cold War no 1962, pati gasan hanggang sino aatras. Kaya lang, yun ang gamble. Eh kung talagang magbato, o ang Russia, pinakamaraming nuclear weapons. Delikado po. Ano magagawa natin? Protect natin sarili natin. Hindi tayo ready. Pagdating sa sunog, alam nyo may sunog, di ba? Labas ng bahay. Kung may earthquake, o magtago, o duck, if ever, lalabas din. Pero pag nuclear emergency, radiation emergency, iba usapan. Oras na may pasabog, lumabas sa balita. Ganito po yung, hindi to fire drill, radiation emergency drill. Hindi pa rin ako ganun ka-expert dito, pero inaaral ko lahat na pwede aralin. Kunin natin mga expert para mas malinis pa yung gagawin natin. Mas maganda pa. Pero ang tatlo lang tatandaan. Get inside, stay tuned. Tatlo lang. Oras na may ganitong sumabog, nakita sa balita o nakita na sa malapit na lugar, pasok agad sa loob ng building, ng bahay, ng eskwelahan, doon ka lang. Stay inside 24 hours minimum. Pwedeng isang linggo na doon ka lang. Walang alisan. Kasi kumakalat yan eh. Parang dust yan eh. Stay tuned. Tingnan mo yung balita. Ano mangyayari? Ano ba nangyayari? Get inside agad-agad. Stay inside. Stay tuned. Tatlo. Ito po. Focus natin, Doc Lisa. Ang epekto kasi, mas maganda pag may sumabog, mabilis na pumasok ka na sa loob. Mas mas less time na expose ka, mas hindi ka mamamatay. Pangalawa, dapat malayo ang distansya mo. Kung nasa ibang bansa sumabog, mas maganda, mas malayo tayo. Pero yung mas malayo, mas panalo. Mas sandali lang sa labas ng bahay, pumasok agad, mas panalo. Ito pa, may harang. Mas may harang, mas panalo. Kaya nga, mabilis pumasok sa loob ng bahay, maghanap ng building na makapal ang semento. Kung meron kayong basement sa ibang bansa, meron na silang fallout shelter. Sa Japan, sa ibang bansa, ready sila. Oo, tinuturuan sila. Tayo dito, wala. Yung mga nipahat natin, nako, butas-butas yun. Kahit sa mga school, hindi ready. O, tingnan nyo ang gagawin, ha? Where to go? Get inside, stay tuned. Pakinggan nyo po to, buhay po natin to. Lahat tayong magagawa kung may mangyari. Hindi natin lang, baka pag-gising natin, may away na eh. Tingnan mo, X, bawal ka na sa labas. Bawal yung alaga mong aso, pusa na sa labas. Mamamatay sila sa labas. Bawal din sa kotse, hindi pwede. Not enough protection. Pasok ka sa loob ng bahay. Kung nasa loob ng bahay, hindi basta-basta loob ng bahay. Dapat nasa gitna ng bahay. Focus mo dito, Doc Lisa. Kasi kung may salamin dito, may butas konti, papasok pa rin eh. So gusto mo gitna ng bahay. Kung nasa eskwelahan, gitna ng eskwelahan.
O ready na ba yung mga bahay natin? Meron ba tayong tataguan? O papasok pa rin yan? Para siyang hangin na, na pumapasok eh. Para siyang dust eh. Oo. Pag sa building, gusto mo medyo gitna. Ayan o, gitna ang gusto mo. Tapos, tingnan mo to. Ayan o. Pagpasok mo sa loob, bawal. Kung pwede, bawal maghangin, bawal mag-aircon, bawal mag-heater, bawal. Kasi pag pinasok mo yung hangin sa loob, papasok din yung radioactive materials. So, paano tayo hihinga? Yung konting hangin lang sa ilalim ng mga butas-butas. Magtsatsaga mo na for 24 hours. Ito gagawin. Pagpasok. Okay? Pagpasok mo sa loob ng bahay, ito po, pakita natin, Doc Lisa. Let's focus. Lapitan mo pa. Yan o. Oh, may radioactive yung buong katawan mo. Diba? Galing ka sa labas eh. Kaya lahat ng baro mo, tatanggalin. Tinanggal. Nilagay sa plastic. Yan ang first aid kit. Meron ka ng plastic. Nilagay mo lahat ng baro. Tinapon sa trash can. Okay? Nag-e-emit yan ng radioactive eh. So yan o. Oh, so nakatago sa plastic. Special plastic. Nakatapon. Maligo. Sabon at tubig, shampoo, sabon, kuskus. Bawal may sugat. Kung may sugat, takpan. Baka, pwede, baka pumasok yung nuclear radiation doon. Eh. Ayaw natin mga radioactive materials. Ligo. Kung bata man, maligo. Okay? Kung di mo ito magagawa, eh, hilamos ka na lang ng hilamos ng katawan at magpalit ng baro. Yan ha, tanggalin ng baro, maligo. Pati pets, pati hayop, ganyan din. Pati bata, baby, ganyan din. Hayop o bata, dapat naka-gloves ka. Ito. Next, magsuot ng malinis na bago. Ano? Wala kang malinis, pagpagin, labhan. Ano? Pero medyo mahirap to. Tingnan mo to. Hayop at mga bata, papaliguan din. Mas kawawa ang bata sa nuclear radiation. Mas delikado sa thyroid nila. Kasi bata pa sila eh. Mas magda-damage sa thyroid nila kaysa sa matanda. Kaya may first aid na gamot. Pati mga hayop. Ano, alagaan ko din, mamamatay sila sa labas. Anong mga gamot na bibilin ko pag nanalo tayo? Alam nyo, buhay talaga hinahabol ko. Kaya tayo tumatakbo, kailangan natin mabuhay. Kasi hindi tayo papakinggan ng gobyerno. Eh. Hindi tayo papakinggan po. Kailangan bumili. Kung ako ah, tansya ko, at least 1 million tablets of potassium iodide bibili na. 130 milligrams. One tablet for adults. Pagsabog o bago sumabog, within 3 hours, inom ka na ng one tablet ng potassium iodide, 130 milligrams, para ma-protect na niya yung thyroid. Eh no, pag uminom ka, ito na yung potassium iodide. Pumasok na siya dito. Eh no, protected na. Ito, Doc Lisa, pakipocus to. Pag binigyan mo ng potassium iodide, ito, ito na yung potassium iodide. Yan, no? Itong tatlong kulay orange. So, ibig sabihin, barado na yung thyroid. Protected na. Yung radioactive material, itong kulay yellow, hindi na makapasok. Hindi kaya sirain ng radioactive material ang thyroid mo kasi nilagay mo na ng potassium iodide. Kung hindi ka uminom, ay wala tayo sa Pilipinas nito. Hindi umorder ang gobyerno natin. Hindi binibigyan ng mahihirap. Walang mabilhan nito. Kung wala tayong potassium iodide, sorry na lang, papasok tong radioactive material sa thyroid natin, mamatay yung thyroid, hypothyroid tayo, hindi na mabubuhay. Okay? Kaya sinabi ko sa iyo, panic buying na ng potassium iodide sa ibang bansa. Kailan iinom? Depende sa lakas eh. Sa lakas ng sabog, kaya nga stay tuned eh. Sa lakas ng sabog, stay tuned. One tablet every day. Tuloy-tuloy hanggang sabihin ng gobyerno, kung may gobyerno o expert katulad ko na 3 days lang inumin, 4 days lang inumin. Ang bata, binibigyan din. Ito, ito na yung dosis. Oh, tinuturo ko na sa inyo. Pag matanda, 130 milligram tablet ng potassium iodide once a day, every 24 hours. Kung bata, 3 years old to 18 years old, half dose, 65 milligrams lang, kalating tableta. Pag bata, 1 month to 3 years, 1/4 tablet. Hati mo na lang 1/4. Kung less than 1 month, lahat kailangan. Oh. Bata, sanggol, potassium iodide. Every day, hanggang sabihin na, this is first aid. Pero ano po, protect niya? Thyroid pa lang, ha? Thyroid pa lang.
Yung ibang katawan, eh kaya nga tayo iiwas eh, nasa loob muna ng bahay eh. Meron pa isang gamot. Ang second antidote, ito malamang hindi na natin mabibili, pero kung ako gusto pa rin bumili, Prussian Blue. Itong Prussian Blue for specific radioactive materials eh. Malalim na to, cesium and thallium. Kung merong ganyang cesium and thallium na kasama doon sa sumabog o sa nuclear power plant, kung ito yung problema, umiinom din itong tablet ng Prussian Blue para mailabas. Mailabas sa bituka, yan o, yung blue. Mailabas sa bituka, ito. Itong masamang cesium and thallium, pag uminom ka ng tableta, kinukuha nitong tableta na ininom natin at nilalabas niya yung radioactive sa dumi. Kailangan din to. Kung ito yung issue na radioactive material. Dalawa. Pero mas kailangan itong potassium iodide. Ang buntis, delikado. Talaga, yan o. Buntis, o. Pakita mo, Doc Lisa. Pinasok ng radioactive materials yung buntis. O. Kaya nagiging abnormal. Diba sinabi siya, malaki ulo, dalawang ulo yung bata. Grabe. Yan ang nangyari sa Hiroshima dati nung nakita nila. Ito po. Eh, sa mga may pera, hindi naman kaya ito bilhin ng gobyerno. Pero ako, fo-focus ko dito eh. Ito. Ito yung kompletong Family Radiation Emergency Kit. Binibenta to, iba-iba eh. Ang bentahan nila to sa abroad, parang $900. Ano lang? $180, I think 9,000 pesos. Pero meron na siya, potassium iodide tablet. Ayan, no? Meron na siyang bag sa baro mo. Meron pa siyang mga special na ano eh, para sa inumin. Kasi pati pagkain problema eh. Yung tubig, magkakaroon na radioactive material. Pati pag ito, safe ang inumin. Meron siyang detector, pero wala siyang ganitong special detector. Mas mahal pa ito. Malaman mo kung gaano kataas ang radiation sa lugar nyo. Sa kanya, yung test niya, parang isang kit lang na maliit. Ayan. Ito po, meron pa special gloves. Ito pang family of five. Pero kung sa gobyerno, ang maibibigay lang, tingin ko hanggang potassium iodide lang. Hanggang dito lang. Tapos siguro ito, sarili mo nang bilian. Diba? Pilipinas eh. Ito, pakita natin. Ngayon, walang available. Nagtanong na ako sa mga mercury, walang available. Ito. Ito, pag ako order ako, at least 1 million. O, 1 million, one tablet lang yun, once a day. Eh, kung twice a day, di 500,000 lang matutulungan. Hindi ba pwede bumili agad ng marami, baka masayang din. Pero para ako, para sa akin, at least bumili na konti. Eh, no? Hindi naman only yung pera natin. Pero at least ready na tayo. No? Detector. Ito, radiation water filtration. Eh, no? Iba-iba pang gamit. Pang-wash. Oh. Meron pang pang-wipe sa katawan. Eh. Yan o, oh, Radbag. N95 mask, pareho pa rin. Ito po. Oh. Pag lumalabas, eh, ayaw natin lumabas. Pero para kang COVID ang binabantayan mo. Yan, full PPE siya. Oh. Pero exposed yung labas. Ah. Meron yan dito. Pwede mo malanghap yan. Ayan. Kita nyo. At bukod sa radiation emergency kit, kaya kailangan may ready kang pagkain. Ayan, pakita mo, Dok Lisa. May first aid kit ka, may radyo, may cellphone, may ilaw, ayan, oh. May pagkain, pang tatlong araw, ayan, oh. May pagkain, may garbage, may tubig na malinis na sa loob ng bahay. Ayan, oh. Kung hindi, wala kang kakainin. Pag galing sa labas yung pagkain, baka radioactive na rin yun. Nakita niyo po, delikado. Dami pang issue na medical. Hindi lang health si Tok. Ano to? War to eh. Dito tayo dapat ready eh. Diba? Yung usapang pang foreign affairs, yung siyempre ibang usapan yun eh. Gusto natin i-de-escalate anuman init ng ulo. Gusto natin matahimik yung mundo, matahimik din tayo internally. Internally sa Pilipinas, walang away. Sa labas, walang away. Kaya ito po, oh, minsan may bansa, hindi lang nuclear weapon ginagamit. Ito nakakatakot po. Oh. May gumagamit ng chemical weapon. Eh. Nakita natin ito sa Syria. Eh. Ginamitan sila ng chemical weapon, sarin, pinakalat. Hindi mo makita, hindi mo maamoy. Lahat ng bata matanda, paralyzed patay. Paralyzed na matay. Kung napanood yung video, lahat napaparalyzed, hindi makahinga. Mayroong invisible
na chemical na pag nilagay sa hangin, napaparalyze. Yun ang pamatay nila sa kalaban. Pero may gamot. Ito, may gamot. Atropine. Injection. To. Buhay ka kung mayroon ka nito. So, ang daming issue. Hindi lang sa nuclear, hindi lang dito. Ito lang magagawa natin. Sanggalan tayo ng sangga eh. Kung hindi, delikado po sa atin. Okay? So, yan po mga iniisip ko. Na kahit kayo relax, iniisip po na ano chance na magkakagulo, ano chance may mangyari. Hindi lang tayo po protection, hindi lang sa high blood, diabetes, sa COVID eh. Alam naman natin COVID, pabalik-balik. Hindi lang COVID, meron pa tayong mga pinoproblema ng ganito. Hindi ko alam anong mangyari in 6 years eh. I cannot predict. Pero what I know, pag ako, gagawin ko lahat, medyo mas safe tayo. Kasi ang focus ko, paano magligtas ng buhay. Yun lang po ang goal natin. Salamat po. Thank you po. Dasal lang tayo na ma-resolve to. Pero walang masama sa paghahanda. Kasi ang ibang bansa, lahat nang hahanda. Ang Pilipinas, as usual, lagi tayong huli. Salamat po.